Malaki talaga ang tiwala namin sa aming lupon. Kasi pag may problema kami, agad kami inaano nila si Kaso. Mahirap pag walang lupon. Nagulo siguro. Panatag ang loob ng mga taga Cebu City dahil sa kanilang mga lupong tagapamayapa. Ang mga lupong tagapamayapa ang dinudulugan ng mga kabarangay para resolbahin ang mga tinatawag na life cases. Inirerekomenda naman ng mga lupon sa mga korte ang matitinding kaso o heinous crimes. Common cases dito is mga grave oral defamation, slight physical injuries, tapos mga illegal trespassing, yung mga road right of way, yung mga ganun. Nagsisilbing tagapayo at tagaareglo ng iba't ibang mga kaso ang mga lupon. Malaki raw ang pinagbago ng lupon mula sa sitwasyon noon. Baliwala lang. Parang tinatawag, lupon lang yan, wala lang yan. Pareho lang yan tayo, natin. Ang mga ganun lang ba? Nagbago ang mababang tingin sa mga lupon nang inilunsad ng pamahalaang lungsod ng Cebu ang programang Strengthening the Justice System in the Grassroots noong Setyembre 2003. Layunin ng programa, nalinangin at palawakin ang kaalaman ng mga lupon. We train them on how to conciliate, on how to mediate. We orient them on the substantive aspects sa batas na ano yung pwedeng masettle, ano yung hindi pwedeng masettle. Tapos tinuruan rin naman sila ng techniques. Bukod dito, may iba pang benepisyo ang programang ito. Of the 37,000 cases na na-file sa 86 barangays from 2004 to 2006, ang ating mga lupon ay naka-mediate, naka-conciliate, naka-arbitrate of about 26,000. Itong 26,000 cases na hindi na napunta sa mga korte, nakatulong sa pag-declag sa ating mga court dockets. Kaya nakatipid ang korte dahil sa mga naareglong kaso sa barangay. Sabi nga ng BILG, for each case na na-resolve sa level ng barangay, naka-save ang gobyerno ng 10,000 pesos. So, kung 26,000 more or less times 10,000, so the government save, naka-save ang gobyerno ng 266 million. Malaking tulong din ito para sa mga residente. Hindi na nila kailangan dumayo sa mga bayan para magsampa ng kaso. 20 piso lang ang filing fee kung magsasampa ng kaso sa mga lupon. Pinakamura ng acceptance fee ngayon sa abogado is 15,000. Tapos yung pang-appearance fee, yung appearance, halimbawa, pagpunta ng abogado mo roon, 1,000 yun eh. Saan ka naman kukuha ng pera? So kung nandito lang tayo sa barangay, pwede naman natin maayos dito. Mas mabuti kung dito na lang tayo sa barangay. Sa ilalim ng programa, itinayo din ang Liga ng mga Lupong Tagapamayapa para matutukan ang pag-undad ng kakayahan ng mga lupon. Ito ang kauna-unahang grupo ng mga lupon sa buong bansa. It's an organization of lupon members na nagme-meet every month. Minomonitor yung performance ng mga lupon sa bawat barangay. Kung whether below par ang kanilang performance, hindi sila nakakasettle. Kung medyo mahina ang conciliation nila, yung method nila, we call their attention. Para lalo magsikap sa pagiging mga lupon, tinaasan ang kanilang honorario mula 600 hanggang 1,000 piso kada buwan. Pero higit pa sa dagdag na pera ang naidulot ng programa sa mga lupong tagapamayapang tulad ni Ray. Makikita mo rito yung bang makikita mo na, lalo na yung pag-shake hands, nag-embrace na, nagpapatawaran na yung isa't isa. For me, I'm happy with that, na nakikita ko na silang ganun. This is a source of pride and this is something that I want them to feel and to enjoy because it will make people have not only have confidence in government, it will help make people believe in themselves.